Alam niyo po na nakakalungkot yung nangyari sa aking kaibigan, na matagal kong kaibigan at nung ito'y kinasal, si Taro Aso, yung dating Prime Minister ng Japan, eh tayo po isa sa mga naging witness sa wedding nito, ay nakakalungkot na he has to dismantle yung kanyang partido, yung Liberal Democratic Party, dahil sa pressure ng mga Hapon na talagang sukan-suka na sa sobrang sip-sip nitong Liberal Democratic Party sa American government. At ang mga Hapon ay alam niyo na po yung mga taong ito, yung mga patriotic at mga nationalistic at ayaw nang madidiktahan ng mga dayuhan. Iniscrap po ni Taro Aso yung Liberal Democratic Party at ngayon po ang namamayani po sa Japan ngayon ay yung Democratic Party of Japan. At ang ito palang Democratic Party ng Japan, according sa emails na natanggap natin sa Japan, ito pala ay anti-military, anti-US military, anti-US bases, anti-American. At ito pong Liberal Democratic Party ay sila mismo ay ayaw nilang yung kanilang military ay nai-involve sa mga so-called peacekeeping force and other overseas assignments. And the worst, ayon po sa aking kaibigan na Hapon na isang scholar ng hindi ko nababanggitin yung kanyang ahensya, ngayon po na lumalakas daw itong isang grupo ng political party sa kanilang bansa, itong Democratic Party of Japan, ay tatangkiin po nitong Democratic Party of Japan na magkaroon ng improved relationship with China. Patay kang bata ka. Kaya pala, ano po ang ginawang estratehiya ng CIA o ng US government? Ginamit po nila itong kanilang surrogate, itong si tomboy na si Kim Jong-il ng North Korea na mag-ingay at palabasin na magte-test ng mga missile nila para takutin itong na South Korea at ang Hapon. At by doing this, ay namanage nila na hindi basta-basta bumitaw itong Hapon at South Korea sa American government o sa tinatawag na loop ng US, sa tinatawag na influence ng US. Antinde. At kapareho din po ng ginawa dito sa India na itong India ay ginamit nung panahon ni George Bush Jr. nito si Adik na counterweight para sa China ay mukhang nagbabago na rin ang hangin. At mukhang marami na rin po mga transaksyon ng India sa China. Wow! At kasabay po niyan ay ito nga hong talagang itong Australia ay hindi hiwalay sa axis ng US, British at Israel alliance. Kaya yun, look what happened to yung sa negosyo ng Australia na ngayon ay nag-aaway sila ng China. At kasabay po niyan ay sa napakaraming problema ng Amerika na wala silang ibang dapat gawin ngayon ay sundin itong agenda nitong nasa likuran nitong si Obama na si ano bang tawag dito, mahaba ang pangalan to, si Zbigniew Brzezinski. Dahil po yung Kissinger ay ito po ang pinapakinggan ni Bush. Ito pong angel and demon operation na sinasabi ko sa inyo. That's how they operate. Ha? Yung isa kalaban, isang kamay, kakampe. At kung sino manalo, ay doon sila. Ha? Eh, di ba, ganyan din ho itong mga kabise sa Pilipinas. Lahat po ng nagaharing uri, ganyan po laro. Kung sino manalo, ha? Ay doon sila. Kaya nga ho, yung isang sekta ng reliyon ay talagang magaling ang estratehiya eh. Ha? Pero, hindi naman gagaling. Sila lang po ang merong, ika nga, ay maraming simbahan. Kaya sila hindi sumasama sa talo. Laging sa panalo. Ha? Yan po ang talagang totoo dyan.
at talaga namang effective. At ganyan din ho naman talaga ginagawa ng Amerika na kunyari ay kakampi mo pero yung pala ay sa kabila rin ay nakikipag-usap at bumubulong din ang mga advice na kala naman ng isa ay totoo-totoo na sa kalagang kanya. Ayan, ang ano, it's how you play the game and that's how you sustain your visibility. Ganyan po ang ginagawa ng Amerika. At ngayon ay ginagawa na rin po ng China sa napakaraming bansa kasama na po sa Pilipinas. Kaya yung mga laro na nitong mga taong ito, nitong mga malalaking bansa na to, ito po ay kaya natin sakyan. Kaya alam po, hindi natin magagawa na tapatan ito kundi po tayo United Front. Kaya nga po, hindi nyo ba napansin na ilang linggo na ay sinasabi ko na dapat tayo ay mag-unite na for a common cause, kundi po ay walang mangyayari sa atin. Ay, itong aking Brad na si Bitoy, si Vic Yance, ay mabuhay ka Brad. Asia for Asian, sabi niya. China, sabi niya rito, has a closer culture amongst us. We don't belong to America. Are we always the little bastards of the West? Hehehehe. Tama. Tama naman si Bitoy. At sa totoo lamang ay yan ang dapat na pag-aralang mabuti ng ating gobyerno para mag-benefit naman po tayo, lalong-lalo na ngayon na tuloy-tuloy na po ang development po ng mga natural resources natin, lalong-lalo na po ng oil and gas natin. At yun ho sinasabi na yung the opposite of God ay nandito na sa Pilipinas, including yung D na drugs, ay baguhin po natin yan into gas, oil, and deuterium. At maniwala kayo, kung ito'y magagawa ni GMA pagbalik niya, ay itong living legacy niya at makakuha siya ng tamang presidentiable niya para hindi siya kinakabahan na siya'y mapapahamak. Ay, Diyos ko po. Ano ba naman ang hahanapin natin? Yan nga ho ang sinasabi natin sa mga Marcos family na nakauwi sila ng walang kahirap-hirap at iba nag-isip kung paano i-strategize kung paano sila makakauwi at na ngayon yung nag-i-strategize na yan ay binaliwala nila at parang walang kakwenta-kwentang tao sa kanila na hindi man lang sila marunong mag-thank you at kung sino-sino mga leche ang iniimbitahan nila sa mga kanilang mga activities samantalang nung panahon na sila yung walang pumapansin sa kanila ay pinupuyat nila itong mga taong ito at wala naman silang maibigay kahit na isang singkong duling sa mga taong ito. Yan ang inaabot ng mga taong yan. At kung si, ayoko naman sana sabihin na kung si Cory ay inabot yung ganyang klaseng predicament na slow and painful death ay dapat yan ang ma-realize nitong Marcos family na kita nyo kung kailan kayo nakauwi ng Pilipinas ay hindi nyo napaganda ang pangalan nyo at mabaho pa rin kayo, mas bumabaho kayo at mas lalo kayong dapat mag-ingat ngayon dahil sa totoo lamang ay marami talagang naghihintay lang ng tiyempo para balikan kayo, maniwala kayo. Hindi alam nyo naman na yung mga sinasabi ko ay pinapakinggan nyo in the past at nakakalimutan mo na ba na kinamatay na nga ni Carl Roger yung kumontik na mapatay itong dalawang anak mo, Imelda, ha? Si Aimee, si Bongbong at maswerte na lamang kayo at sinabi ni dating minister na si Tony Tupas na nandiyan si Carl Roger sa norte kundi tapos sa maliligayang araw ng mga Marcoses. At siya nga pala ho, no, yung atin ho mga librong Marcos, Legacy Revisited, Conspiracies and Controversies, at yung libro po ng ating kaibigan na si Mark Texon na Pastor's Economic Sting, ay mabibili niyo pa rin sa lahat po ng bookstores nationwide. At kung wala na po sa mga bookstores na yan, ay make sure na tawagan niyo po yung kanilang mga customer service. Kung di naman po, ay tawagan niyo po yung aking opisina sa 817-0706 kung di naman po ay sa 517-9218 at kung di naman po sa cellphone po natin na 0922-897-3007. So wala na po tayong panahon at salamat sa inyong pakikinig.